Ayan, nandito po tayo ngayon sa HQ. Tapos kasama po natin si Ma'am Jean. Ma'am Jean, ano masasabi niyo po dun sa nangyayaring hidwaan between na PRRD tsaka ni PBBM? Isko po, si PBBM, walang problema din nakikipaghidwaan sa kanila. Ang masasabi ko lang, ito lang. Pidots, matanda ka na. Isang nangon na lang yata hindi pumipirma sa'yo eh. Magbago ka na. Ba't ganyan ang ginagawa mo sa ating Pangulo? Sinasabi mong kaibigan mo? Ganyan ba ang kaibigan? Ang traitorin mo, siraan mo? Bakit? Bitter ka ba dahil nahihigitan ka? Nagawa mo ba yung mga ginagawa niya ngayon? Hindi mo nagawa, di ba? Tignan mo, nakabayad siya ng utang ng Pilipinas paunti-unti. Ikaw, nagawa mo ba? Kahit na may pandemic pa, sabihin mo na. Tanggapin mo na na mas hinahigitan ka niya. Huwag mong sabihing adik. Anim na taong ka nanungkulan. Anim na taong ka nanungkulan na matanda ka. Bakit hindi mo siya hiniulay ikinasuhan man lang? Pinakulong kung totoong adik. Di ba? Yun lang eh. Kaya yung mga naniniwala sa'yo, gamitin nyo to oh. Gamitin utak nyo. Wala kayong sariling pag-iisip. Mga naniniwala sa inyo. Kaya, pidots, matanda ka na. Bago na. Imbis na pagkasunduin mo ang ating mamamayan dahil naging pangulo ka ng 6 na taon, ganyan ang ginagawa mo ngayon, sinisira mo pilit ang administrasyon ngayon. Dahil ba, bitter ka? Wala kang magawa sa buhay? O baka kayong mag-aama ang draga protector ng mga drugs? Drug lords, hindi ba? Diyan sa Davao, yung mga anak mo? Anong ginagawa nila? Tanggapin nyo. Huwag nyo ibato sa iba ang kasamaan ninyo. Sobra na. Napatsiti sa si BP Sara. Ewan ko lang ha. Pero wala akong masabi. Nag-o-observe lang kami. Kami mga loyalista, minsan nyo nang ginamit na mga, 2 beses na, nagamit kami sa inyong mga Duterte. No more Duterte. Pasensyahan na tayo mga DDS. Hindi ko kayo linalahat. Pero gamitin yung utak nyo, imulat nyo ang inyong mga mata. Tignan nyo ang pagkakaiba at tignan nyo kung anong mga lumalabas na sa bibig na matandang yan. Wala nang respeto sa kanya, wala. Ni koonte, wala na. Sinuportahan ka namin sa pagiging pangulo mo kahit hindi ikaw ang aming pangulo. Hinalang ka namin, pero ito ngayon ang igaganti mo. Yung ang sirain. Yung mga mata daw po ng mga loyalista ang nagbubulag-bulagan, mga blind fanatics. Hindi kami daw bulag po. At hindi kami bayaran. Gising na, gising wala kaming inaantay na kapalit. Gising kami, dilat na bilat kami. At ang isip namin nakamulat 'yan. Katulad, alam namin ang katotohanan. Katulad dati si BBM. Pero ma'am, naniniwala pa rin ba tayo sa sinabi ni PBBM noon na nung campaign na let us unite the Filipinos not to divide? Ayun na nga eh. Yes. Dapat ganun nga talaga. Ayun ang gusto niyang mangyari. Pero anong ginagawa ng mga DDS? Anong pidots na to? Ang tanda na eh. Nakakagigil sa totoo lang. Nakakawalang gana. Nakakawalang galang ka. Ikaw sumisira. Na ang pilit ng ginagawa ng ating Pangulo na pagkaisahin ang Labaw at Pilipino. Magkaisa para umulad ang ating bansa. Sa abot ng kanyang makakaya, ginagawa niya lahat. Kung may adik tayong presidente, bakit niya napapaunlad ngayon ang Pilipinas? Bakit ang daming investor dito? Ngayon, nakabayad ng magkano binayad niya sa utang natin ng Pilipinas? Unti-unti na niya nababayaran ng Pilipinas. Ayan bang adik? Ikaw, nagawa mo ba yan? Sa kate ba po, may programa po yung DILG? Yung BIDA ba yun? Oh, BIDA. Yung para sa drug war nila? Ayan na nga eh. Kagaya niyang BIDA, ina-underestimate mo yung sa DILG? Mag-search ka nga! Matanda ka na. Isang laho na lang hindi pumipirma sa iyo. Sa totoo lang nang gigigil kami. Na high blood kami sa iyo. Paano magda-drug si BBM? Paano drug 'yan? Naalagaan niya. Ate Priscilla, sige, pagsalita ka. 'Di ba, yung health ni BBM. Hindi pwedeng mag-drug addict 'yon. At saka bakit kung drug addict si BBM, asan ang ebidensya? Ipakita nila ang ebidensya, 'di ba? Sis. Katibayan. Pangulo siya ng 6 na taon. Oo. Bakit din niya hinalo? Siya, si Duterte. Talagang sinuportahan ko yan. Pero nawala yung respeto ko sa kanya. Siya na nga yung profile ko eh. Hanggang ngayon, di ko pa napapalitan. Pero ngayon siguro papalitan ko na. Dahil nawalan ako sa kanya ng gana. Nawalan din ako ng respeto. Siya ang gumawa
nang ikaw wala ng respeto natin. Dahil kasi, inangat niya nung una si BBM pagkatapos sabay bagsak. Merong bang ganon? Diba sabi niya, humanap kayo ng isang Marcos. Ano yun? Away bata? Humanap ng isang Marcos, tapos ngayon, addict naman ang Marcos. Ibabagsak mo ang Marcos. Mas mukha nga siyang addict eh. Diba? Desenting-desenting. Tsaka yung ang bunga nga ni BBM. Malinis. Hindi pala mura. Hindi mapatungayaw. Hindi tulad niya. Hindi gumagante. Siya yung mukhang addict. Hindi pumapatol. Kasi ilang taon natin niya. Issue nila sa Davao yan, di ba, drug? Ilang taon natin mo, si BBM na kasama dyan sa 100 days. Napakabait na pang niyan ng pangulo natin na yan. Masalamat kayo, mabait ang ating presidente. Pangit. Diba niyayakap tayo lahat? Eh si Duterte nga, hindi nga natin nakasama yan. Bigla na lang niya naging presidente. Because of the loyalists. Pidots, wake up. Tayo rin ang nagdalaki. Tayo rin ang nagdalaki. Kay Duterte, di ba? Sobra. Tayo rin. Loyalists, pero sinasabi po ng mga DDS ngayon, hindi daw mananalo si BBM kundi dahil daw sa kanila. Kailan lang ang DDS? Bago lang ang DDS, matagal na ang loyalists. Sobra, pati yung na. We will great again. Mm-hmm. Di ba sino ba yun? Si Apo Lakay. Totoo naman. Diba naman tanda namin to mga naka. Nasa 7 na yung ano namin. Ang tagal na ng balik loyalist. Balik na lang mga sinasabi ng mga Didi shit. Kasi nga, sila yung... Bagong sulpot. Oo, bagong sulpot ko konti. Kaya lang naman dumami dahil sa loyalist. Correct. Kami ang nag-support. Hindi yung the other way around. Totoo kaya yan. Nga dati nang naka-red eh, di dati. Hindi naman namin linalahat ang mga DDS eh. May BBM DDS na mga loyal sila. Sa na unitim pa rin. Hindi namin unitim pa rin. Ako DDS, loyalist. Pero sana na-maintain yun ano, ang ganda pakinggan. Ganon. At saka ganon. Mm. Ganda, no? Mm. Pero kaso, hindi nila inalaga. Ikaw mismo, Pidots, ang sumisira. Pati anak mo, sinisira mo. Totoo. Si Sara at si BBM hindi nag-aaway. Hindi nag-aaway yung dalawang yun. Sana. Kaya mahiya naman siya sa anak niya. Pero si Sara may balita na hindi walang pwede. Walang hiya talaga yung matandang yan. Hindi walang pwede hiya. Diktahan. Walang hiya kang matanda ka sa totoo. Ate, si Inday hindi pwede diktahan ng tatay niya. Sana. Hindi nagpapadikta si Inday. Sana hindi. Nga. Ay, sana. Hindi. Kaya napaka walang hiya mo. Marami nang nagsabi sa akin tayo. Niya. Wala na kaming galang kayo kahit konti. Kahit tatay niya si Pio Dets, hindi siya nagpapad. Kaso nandun siya eh. Dikta. Sunday, nandun siya. Sa bagong Pilipinas, kick of rally. Hindi, nandun siya kay tatay niya na minumura si PBBM. Hmm. Kaya parang nawalan din ako ng gana. Ah, dumiretso kasi sa Davao after. Nandun eh, di ba? After nung kick of rally. Kaya parang nakaka... Nandun si BC, Sarah, nandun sa luneta ng... Ayun. Hindi ka, nasa rally din siya nung... Thank you po ulit ah, mga kaloy. Sige, basta ako masasabi ko sa iyo, Pidots. Neutral lang siguro si Sarah. Pidots, gising. Dasal natin sa... Magdasal ka na lang, magbago ka na. Sabi nga ni Chairman, nagro-rosaryo. Baka nagro-rosaryo na. Ayun nga eh. Magdasal ka, lumapit ka sa Panginoon. Kung may Panginoon ka, kundi si Satanas ang Panginoon mo. E kaso, kampung ka na ng demonyo eh. Sa totoo lang, kampung ka pag ng demonyo. Pag lagi tayo nagmumura, nandun ang demonyo sa dulo ng kampung tila natin. Prayer rallies ang ginawa sa'yo, pero anong lumabas sa mga bibig mo? Prayer rally, pero yan gano'n nangyari? Ang paninira. Grabe. Isang langaw na lang, hindi butike. Langaw. Kawawa ang naman si BBM, ano? Paglalabi namin ang mga kusangkat na kaya namin. Si BBM natin, sinuportahan ka nung administrasyon mo. Sinuportahan ni BBM si BBM. Tayo, mga, kayo, mga loyalista. Wala siyang sinabing masama. Pati mga loyalist. Sinuportahan ka namin dahil ikaw ang pangulo. Pero ngayon, ano na? Tapos saka doon yan nabulag yung mga tao sa instruktura na yan. Kung tutuusin, yung blueprint niya, Marcos pa yan. Ay na nga, yung mga Bill na yan. Kay Apo Lakay pa yan. Ngayon, inaangkin niya. Inaangkin na siyang niya. Ano? Alam natin lahat alam namin na yan, katotohanan na yan. Blueprint siya ni Apo Lakay. Matanda na kami, alam namin ang katotohanan. Tumanda na kami sa pagiging loyalista. Yung mga ngayon at syusyunga-syunga, mga tatanga-tanga,
ang akala nila paniwala sila diyan sa mga tren-tren, yung mga building-building, yung mga instruktura na mga dinadaanan ngayon kay Duterte. Hindi, kapulakay pa lang yan, sinusunod lang nila. Hindi, pride na lang yan ni Digo. Kasi sa bibig niya, lumabas naman yung salitang, kung gusto niyo nang maayos na presidente, Marcos kayo. Mag-Marcos kayo. Isang Marcos. Oo, oh, isang Marcos. Piliin niyo, di ba yun yung natang pagkakasabi? Wala, naano tapos na lang yan. Tapos bigla niya ibabagsak na ganon? Ano yung bata? Naglalaro-laro. Resulta ng fentanyl. Sabi nga, resulta ng fentanyl tuloy. Sinong addict? Ah, ang tanong, sinong addict? Kaya siya nagkakaganyan. Drug dependent. Big question ng fentanyl. Yan. Mm-hmm. Sinong addict? Ano yung may mga anak mo? Huwag mong pagtakpan. Huwag mong ibato sa iba. Ang gawa ng mga anak hindi, mo. Hindi, medical check-up. Pakita yung likod ni ano, pulong. Pamamedical check-up muna. Bakit kasi sobrang fentanyl na nga eh. Ayaw magubad ni pulong. Magma-drug test kayo. True, careful ha. Drug test, hindi laway. Makikita niya kung sino gumagamit talaga ng drugs. Sasabihin nila, yun daw nguso bibig ni BBM kasi sinuwi, nabudol daw naman, sila. Sila nagbibidyo, binibidyo nyo ng panguwi, ano hindi naman. Hindi, ano, makikita natin tsaka, yung... Hindi, ano, lahat ng tao may manirisim, kanya-kanyang manirisim. Si BBM, bata pa ganun na siya, manirisim niya na yun. Pakikialaman pa ba natin yung manirisim pagka nakangiwi? Yung kasi Duterte siya ganun, no? Si Duterte ganun na lang. Sa ibang naman, di ba? Si Duterte yung ganun ng ganun, di ba? O, baka siya nag-addict. Baka siya nag-anap, shabu. Nagaganun siya lagi, o. Hindi siya nag-addict, o. Ano ibig sabihin nun? Kayo lukuluko. Wala kayo sa kaya Marcos pa rin. Mga naniniwala kay Bigong na matandang Bigong na yan. Imbis. Blessed kami na isigaw ko tuloy, Marcos pa rin! Pinagtawanan tuloy nila. Salamat po, mga Kalois. God bless, Nawa. God bless. Matauan. Share na to. Pangulong Duterte na mabago sana siya. Share po natin to. Walang masamang tinapay. Ang mga taong medyo naliligo ng pag-iisip. Nabe-brainwash, no? Yung mga iba ngayon. Huwag po niyong pairalin ang pera. Huwag niyo pong pairalin ang pera. Gamitin po ninyo to. Utak pong gamitin nyo. Bagong Pilipinas, kailangan magkaisa. Saka hindi pa ba sila maging nagsawa respeto sa mga ganun? Yung mga hindi negative na campaign, black ayaw propaganda. Ayaw nga yung mga taga-Mindanao dyan kay Duterte. Dyan, tapos dyan, dahil, pati, alam mo, pati sa military CBO, datamay mo. Ang Mindanao, tagaroon yung jowa ko eh. Yung ama ng anak ko, tagaroon. Yun daw maraming drugs, patay na. Yung jowa niyo po? Oo, asawa ko, patay na. Hindi jowa-jowaan yun. Jowa talagang asawa. Nasala ko doon. Ex-boyfriend niya yun. Hindi, kinasala ko. Eh kasi asawa mo na eh, di ex-boyfriend mo na siya. Patay na siya. Ano, doon sa lugar ng CDO, marami nagpapatunay. Si Osang lang, tagaroon si Osang eh. Marami pa rin daw doon, ganon, mga kaadikan. Pidots, sige po. Ilang araw ka pa na buhay? Pagpirma may taning na ba? May taning. Pagpirma nung langaw na yon, wala na. Sakit naman talaga siya eh. Nabulag din ako ni Duterte. Halika lang na. Sige po. Thank you. Thank you. Good luck.